Hindi lang sa mga residente, malaking hamon ang hindi pa rin humuhupang baha sa Bulacan. Pati na nga ang mga nagmamagandang loob, kinakailangang mamangka para mamigay ng relief goods. At nakatutok live si Raffy Tima. Raffy! Vicky, hindi pa humuhupang baha mula sa mga nagdaang bagyo at malalakas na ulan, ilalo pang lumala ang kalagayan ng mga taga rito sa Maysulaw sa Kalumpit, Bulacan. Ang ibang lugar dito, buwan na yung itinatagal ng baha. Pero nabigla pa rin daw ang karamihan nang rumagasan na rito ang bahang dala ni bagyong Ulysses. Lubog pa sa baha ang buong first floor ng bahay ni Tatay Amado sa bahaging ito ng barangay Maysulaw sa Kalumpit. Pero matyaga na niyang hinuhugasan ng mga gamit. Hindi alintana ang pwedeng makuha mula sa maruming tubig. Eh wala ko tayong magagawa eh. Talagang ganyan. Dapat sinupin yung mga nalubog na gamit eh. Kaya po, ano man ang dumapos namin, nangangati na ang katawan ko. Nalalamig na ako. Ang kanyang mga anak, sa bubong na ng bahay nagpapalipas ng oras, hinihintay ang paghupa ng baha. Malaki na rin naman daw ang ibinaba ng tubig, pero di tulad sa mga nakaraang pagbaha, tila tumigil ito sa tuluyang paghupa. Kaya kahit noong nakaraang linggo pa dumaan si Ulysses, hanggang ngayon, hindi pa rin nila maibalik sa normal ang kanilang buhay. Eh, mahirap ipaliwanag ang kalagayan namin dito. Talagang kami, kumbaga, tagutom talaga. At ang tubig namin eh ito. Ang gandidib. Mahirap po. Sa bubong po kasi dumadaan eh, yung bangka po kasi. Mabangka ba, request pay? Eh, hanggang malalim po, lagpas-lagpas tao po dito yung ano tubig. Ang mga residenteng may second floor, may mahahaba ng hagdan na nagsisilbi na nilang pasukan sa bahay. Bakit po may hagdan? Eh, po yung ginagamit namin para makasakay kami ng balsa. Balsa po. Kasi lubog po kami eh. Wala na lang. Si Nanay Cynthia, walang second floor ang bahay kaya lagi nang nakababad sa baha. Walang trabaho ang asawa, nawalan pa ng trabaho ang anak matapos magsara ang pinagtatrabaho ang kumpanya dahil sa pandemya. Ngayon naman, ang kanilang kinakaharap, baha. Pero okay naman po kami kahit na ganito lang. Ang kanyang panawagan sa halip na relief goods, mensahe sa kanyang mga kamag-anak at ina sa Quezon at Bicol, napawaring na salanta. Kasi po yung nanay ko po may sakit. Eh hindi ko na po kasi nadadalaw. Eh, namimiss ko na po kasi siya. Mabuti na lang daw at may mga tulad ng magkakaibigang ito mula Caloocan na namimigay ng ayuda. Tinatsyaga nila mamangka para maghatid ng relief goods sa mga residenteng hirap lumabas sa kanilang bahay. Sineshare lang po namin yung blessing namin doon sa mga ibang nangangailangan. Ito po yung mga sponsor din po namin, si Sir. Family lang po. Galing po sa family tsaka sa mga kaibigan po. Limang araw matapos manalasan ni Ulysses, kita sa drone video na mataas pa rin ang tubig sa Pampanga River. Galing pa raw ito sa Nueva Ecija. Ang tubig sa rumaragasang ilog, pantay na sa mga kabahayan. Kaya hindi nakapagtatakang marami pa rin dito sa Kalumpit ang lubog sa baha. Pero may ilang lugar daw dito na apat na taon na ang baha dahil wala nang malabasan ang tubig. Ang mga creek, nabarahan na ng buhangin at burak. So kahit ito summer, may tubig? Opo, may summer. Di nga po naalisan. Sa drone video nating nakunan kanina habang papalubog ang araw dito sa Bulacan, kita yung lawak ng baha sa mga probinsya ng Pampanga at Bulacan. Mistula na ngang magkadikit ang tubig baha mula sa dalawang magkatabing lalawigan at ang tubig ng Manila Bay. Sa itsura nito, baka daw tumagal pa ang paghupa ng baha. Kaya naman bukod sa dagdag na ayuda, ipanawagan ng mga taga rito sa barangay Maysulaw, ilalo na yung mga nasa kabilang bahagi ng dike na taon nang hindi bumababa ang baha. Sana raw magkaroon ng dredging sa mga sapa na daluyan dapat ng tubig papalabas sa kanilang lugar para naman mawala na yung perwisyong baha sa kanila. Ang mga nakatira naman katabi ng Pampanga River, magtitiis na rin daw mula sa kanilang kondisyon dahil ang pagtira malapit sa isang malaking ilog, may kakibat talagang peligro. Yan ang latest mula dito sa Barangay Maysulaw sa Kalumpit, Bulacan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Raffy Tima.